Nagtangka pa akong kontrolin ang emosyon ko, pero huli na. Pumatak na ang luha ko ng mga oras na ito, habang nakatingin sa babaeng mahal ko. Nakaramdam rin ako ng paninikip ng dibdib dahil sa matinding sakit. Oh God, please forgive me, Athena. Kung sana'y mas maaga lang ako, hindi mo sana dadanasin yan. Nagngingit-ngit kong usal sa sarili. Gustuhin ko man siyang daluhan at yakapin ay hindi ko magawa. Nakatutok pa rin kasi sa akin ang mga baril ng dalawang tauhan ni Cyril at natitiyak kong kaunting pagkakamali lang ay manganganib kami ni Athena. Okay, that's enough. Tapos na ang kamustahan. Putol ni Cyril sa kamuling sumenya sa isang tauhan. Mabilis namang inabot ng tauhan ang isang baril at isang maliit na tila gadget. Matapos na yun ay naglakad si Cyril palapit sa akin saka ginawaran ako ng malakas na suntok sa tiyan. Dahilan para mapaluhod ako sa sakit. Sa kanya itinutok sa mismong sentido ko ang nguso ng baril. Permission to shoot, Chief? Papatahin ko ng baliw na yan. Wika ni Aki sa aming commander-in-chief sa kabilang linya. Hold your fire, Agent Tetsuya. Calm down. Maaaring mapahamak si Agent Albas at ang hostage siya gagawin mo. Huwag magpadalos-dalos. Wika naman ang aming commander. Hayop ka talaga, Cyril! Masunog sana sa impyerno ang kaluluwa mo! Malakas namang sigaw ni Athena. Patayin mo na ang mga animal na yan, anak! Ipaghiganti mo na ang ate mo, Cyril! Galit na sigaw naman ang ama nito. Sa sinabi ng matanda ay hinablot ni Cyril ang buhok ko. At saka lalong idinuldol ang baril sa noo ko. Nakikita mo ba ang hawak kong to, Fersius? Tanong niya habang hawak ang isang pabilog na gadget. Ito ang bomb detonator. Para sa mga bombang nakakabit sa katawan ni Athena. Wika niya na sinabayan ng malakas na halakhak. Pagbabayaran mo to, Cyril! Papatayin kita! Demonyo ka! Malakas na sigaw ko. Habang nakaduldol sa noo ko ang baril niya, tumawa lamang siya na tila hindi naapektuhan sa galit na pinakikita ko. Wait, I forgot to say na may kinalat akong C4 bomb sa bawat sulok ng mansyon. At itong detonator na hawak ko ang magpapasabog sa mga yon. Pati na rin ang nasa katawan ni Athena. Kaya pakisabi sa commander-in-chief nyo kung naririnig man niya ito. Ipahanap na agad sa pinakamagaling niyang bomb squad ang mga bomba dahil may 60 minutes na lang sila para ma-detonate yun. Saad niyang tila tuluyan ang nasiraan ng bait. Okay team, search the area. We have 60 minutes para i-detonate yun. Dinig ni Perseus mula sa kabilang linya. Agent Albas, anumang sandali ay papasukin na namin ang mansyon. Please secure the hostage. Dagdag pa ng aming commander-in-chief. Athena's POV. Bibigyan kita ng pagpipilian, Albas. Malademonyong saad pa ni Cyril kay Perseus ng mga oras na ito. Mamili ka kung sinong ililigtas mo. Ang sarili mo ba? O ang babaeng yan? Anang Cyril sabay tingin sa akin. Bagaman nalalabo ang aking mga mata dahil sa dugo na umaagos mula sa pumutok na ulo. Sanhi ng pagkakatilapo namin ni Seiichi sakay ng kabayo ay nakikita ko pa rin ang galit sa mukha ni Perseus habang nakatingin kay Cyril. Hayop ka, Cyril! Wala kang puso! Hayop ka! Malakas na sigaw ko sa kanya. Puno ng galit ang dibdib ko ng mga oras na ito para kay Cyril. Hindi ko alam na may mas isasama pa pala ang hayop. Pero kasabay ng galit na iyon, ang takot at pag-aalala na namamahay sa dibdib ko dahil sa sitwasyong kinasusuungan. Napadako naman ang tingin sa akin ni Perseus pagkatapos kong isigaw yon. Bakas ang paghingi ng paumanhin sa mukha niya habang matamang nakatingin sa akin. Pero hindi ko na alam kung ano pang nararamdaman ng mga sandaling ito. Oo, nagagalit ako kay Perseus dahil sa panluloko niya. Pero hindi ko rin kayang tingnan siyang nahihirapan. Natatakot ako sa maaaring mangyari pa kay Perseus. Natatakot akong baka totohanin ni Cyril ang banta at patayin niya si Perseus. Ako! Ako na lang ang patayin mo! Wika ni Perseus na ikinagulat ko. Nanlalaki rin ang mga mata ko nang tingnan siya. Pero ngumiti lang si Perseus sa akin saka umiling. Tila ba nais niyang iparating na ayos lamang ang lahat. Uminit tuloy ang sulok ng aking mga mata dahil doon. No!
Huwag mong gagawin yan. Cyril, ako ang gusto mo, diba? Ako na lang. Agaw ko naman sa atensyon ni Cyril. Sa sinabi ko ay napahalakhak lang ang baliw na sinabayan pa ng palakpak. Oh, nakakatouch naman kayo. Hanggang sa kamatayan ay pinaninindigan niyo ang inyong katangahan. Anang Cyril sa kangumising demonyo. Dapat na ba akong maiyak, ha? Sarkastikong tanong niya pa. Saka mas lalong idinuldol ang nguso ng baril sa noon ni Perseus. Kill them, son! Naiinip na ako! Tapusin mo na mga hampas lupang yan! Galit naman na sigaw ni Rodrigo Montemayor. Binalingan naman ng tingin ni Cyril ang ama at saka ngumiting aso. See, Papa, your wish is granted, sagot ni Cyril. Saka muling binalingan si Perseus. Ngayong pinili mong mamatay kaysa kay Athena, pagbibigyan kita. Nakangising wika niya saka ikinasang baril. Magdasal ka na ng lahat ng panalangin na alam mo, Albes. Dahil ito na ang huling pagkakataon na humihinga ka. Wag, Cyril! Please! Pagmamakaawa ko kay Cyril. Perseus! Malakas na sigaw ko sa pangalan niya. Nagwawala na ako ng mga sandaling ito. Pinilit ko pang tumayo para lapitan si Perseus. Ngunit walang lakas ang mga tuhod ko. Kaya't muli na lamang ako napasubsob sa marmol na sahig. Habang umiiyak na pinapanood ang mga ito. Goodbye, Agent Alves. Magkita na lang tayo sa impyerno. Sigaw ni Cyril at saka pinaputok ang baril. Ngunit nabigla ako nang sa halip na si Perseus ang humandusay. Ay si Cyril ang bumulagta sa sahig na may tama ng baril sa ulo. Dahil doon ay nagkagulo ang mga tauhan nito. At pagkatapos ay narinig ko na lang ang kabi-kabilang palitan ng putok ng baril. Athena! Sigaw ni Perseus. Saka patakbong lumapit sa akin. Agad niya akong niyakap ng mahigpit at saka hinalikan sa noo. Oh God, are you okay? Puno ng pag-aalala ang tanong niya. Mabilis naman akong tumango. I need to remove the bombs first, okay? Pinanood ko lang si Perseus nang kumuha siya ng falsa bewang at mabilis na hinarap ang mga bomba na nakakabit sa katawan ko. Maingat at hindi kakikitaan ng kahit kaunting takot man lang sa muka. Halatang sanay sa ganoong gawain. Samantalang ako ay halos himatay na sa sobrang kabang nararamdaman. At nang matapos ay muli niya akong binalingan. Kailangan nating makaalis dito. Kaya mo bang tumayo? Tanong niya pa. Muli akong tumango, kaya dahan-dahan naman niya akong inalalayan upang makatayo. Pagkatapos ay dinampot niya ang isang baril na nakakalat sa sahig. At saka nagpaputok rin. Hindi ko na makita kung ano ang nangyayari sa paligid. Basta ang alam ko, ang mga kasamahan ni Perseus at ang tauhan ng mga Montemayor ang may likha ng sagupaan na yun. Halos buhatin ako ni Perseus patungo sa isang sulok at saka pinaupo roon. Stay here. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas, okay? San ka pupunta? Delikado doon. Dito ka lang. Puno ng pag-aalalang pigil ko sa kanya. Hindi maaari. Kailangan ko silang tulungan, baby. Babalik ako. Don't worry, okay? Babalik ako. Saad niya sa kamuli akong hinalikan sa noo. I love you, Athena. Wika pa niya habang nakatingin sa mga mata ko. Tumango na lamang ako pero hindi ko sinagot ang huli niyang sinabi. Kaya naman baka sa anyo niya ang lungkot nang tumayo na. I'll explain everything to you, Tina. Kapag tapos na ang lahat. Promise. Hintayin mo ko. Sinserong wika pa niya saka tumalikod na. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang biglang sumulpot mula sa likuran niya si Rodrigo Montemayor. Perseus! Sa likod mo! Malakas na sigaw ko. Agad siyang bumaling paharap sa akin. Pero huli na. Nabaril na siya ni Rodrigo Montemayor. At kitang-kita ko kung paano tumamba si Perseus pagkatapos noon. Perseus! Malakas na sigaw ko. Nagtangka akong tumayo upang sana ay lapitan siya. Ngunit mabilis rin akong binaril ni Rodrigo Montemayor. Magsama kayo sa impyerno! Sigaw pa nito. Ramdam kong may pumitik sa tagiliran ko at nagdulot ito ng iba yung sakit dahilan upang humandusay ako sa sahig. Shit! Ito na ba ang oras ko? Kinukuha mo na ba ako, Mama? Isip-isip ko habang unti-unting iginugupo ng sakit na nararamdaman. Hindi na rin ako makagalaw. Sapagkat pakiramdam ko ay namanhid ang aking katawan.
hanggang sa unti-unti nang nalalabo ang paningin ko. Kasabay noon ay ang pamimigat ng mga mata, kung kaya't nagpa siya na akong ipikit ito. Makikita na rin kita sa wakas, ma? Kumusta siya, Doc? Nagising ako nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Nang idilat ko ang mga mata ay tumambad sa akin ng puting kisame. At hindi ko na kailangan pang tanungin kung nasan ako, dahil obvious namang nasa ospital ako. She's okay, Mr. Cabrera. Good thing nabigyan siya ng paunang lunas kaya hindi siya naubusan ng dugo at hindi na impeksyon ng sugat. Natanggal na rin namin ang bala sa tiyan niya at na-examine na rin kung may organs na natamaan. And I'm glad na okay naman ang lahat. Sa ngayon, kailangan niya magpagaling dahil medyo malalim ang sugat niya. So don't worry, sir. Your daughter is fine. Thank you very much, Doc. Narinig kong pasasalamat ni Papa. Kailan siya magigising, Doc? 3 days na kasi siyang tulog. Is it normal? 3 days? Ibig sabihin 3 days na simula nung mangyari ang bangungot sa buhay ko? Kumusta kaya si Perseus? Nakaligtas ba siya? Napuno ng samot-saring tanong ang aking isipan ng mga sandaling ito. Nais kong malaman kung ano ang nangyari kay Perseus. Gusto ko rin sanang bumangon at tanungin si Papa. Pero ni ang mga braso ko hindi ko magawang maigalaw. Yes, it's normal. Naubos kasi ang lakas niya kaya nagbabawi ang kanyang katawan. And anytime maaari na siyang magising. Okay, thank you very much again, Doc. It's okay, I have to go. May mga patient pa akong titingnan, Mr. Cabrera. Pagkatapos noon ay nakarinig ako ng pagsara ng pinto. Naramdaman ko ring umupo si Papa sa gilid ng kamang hinihigaan ko. Ngunit bago pa makita ni Papa nagising na ako, muli akong pumikit. Pakiramdam ko rin kasi ay naubos ng lakas ko dahil lamang sa kaunting paggalaw. Hanggang sa tuluyan na nga akong kainin ng antok. Muli akong nagising nang makarinig ng tinig ng mga nag-uusap. Kaya naman dahan-dahan kong iminulat ang mga mata. Agad kong nakita si Siichi na nakaupo sa gilid ng kama ko habang kausap si Papa. Hindi pa rin po ba siya nagigising, Tito? Dinig kong tanong ni Siichi. Hindi pa, iho. 1 linggo na siyang tulog. Sagot naman ni Papa. 1 linggo? Ang tagal ko na palang natutulog. Tinangka kong igalaw ang kamay at nagawa ko naman ito. Agad na napalingon naman sa akin si Siichi. Nabakas ang labis na tuwa sa pagbumuka. Tina! Bulalas niya. I'm happy you're awake. Mabilis ring dumalo si Papa at tumunghay sa akin. Bakas rin sa mukha niya ang saya at relief nang makita akong may malay tao na. Namumungay din ang mga mata niya na tila maiiyak. Masaya ako, anak, at gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba? Nagugutom ka ba? Sunod-sunod na tanong niya, saka marahang hinaplos ang buhok ko. Marahan akong umiling bilang sagot. Si Perseus, kamusta siya? Tanong ko na kay Siichi nakatingin. Napansin kong bumakas ang pag-aalala sa mukha niya at saka tumingin kay Papa. Biglang kumabog ang dibdib ko dahil doon. Pakiramdam ko kasi ay may hindi magandang nangyari kay Perseus. Damn it, Siichi! Sumagot ka! Anong nangyari kay Perseus? Nakaligtas ba siya? Galit na sigaw ko. Dahilan para mapangiwi ako at mapahawak sa sugat sa tiyan dahil sa puwersang pagsigaw. Agad rin akong nilapitan ni Papa nang magtangka akong bumangon. Calm down, iha. Nakakasama sa'yo ang mabigla ng kilos. Hindi pa masyado naghihilom ang sugat mo. Paalala naman ni Papa. Hindi ako sumagot sa kama taliman tinging muling binalingan si Siichi na noon ay tahimik lamang at tila nag-iisip. Where's Perseus? Is he okay? Answer me, Siichi. Please. Pinilit kong kalmahin ang sarili. Kahit ang totoo ay walang kasing lakas ang kabog ng aking dibdib sa mga oras na yon. Natatakot ako sa maaaring marinig tungkol sa kalagayan ni Perseus. Kung ano-ano na tuloy ang pumapasok sa isipan ko dahil sa nakikitang reaksyon ni Siichi nang tumingin ako. He's okay. Kagigising niya lang din kaninang umaga. I want to see him. Samahan mo ako, Siichi. Pakiusap ko sa kanya. Saka pinilit kong bumangon.
Pero anak, please, I want to see him pa. Dahan-dahan akong bumaba sa kama, kahit ramdam kong kumirot ang aking sugat. Kinuha ko rin ang dextrose na nakasabit at dinala ito. Sige, sasamahan kita. Sa wakas ay sabi ni Siichi, kinuha niya ang dextrose na hawak ko at saka dahan-dahan akong pinaupo sa wheelchair na naroon. Tito, sasamahan ko lang po si Athena. Paalam pa niya kay Papa. Tumango naman si Papa sa kabinuksan ng pinto ng silid. Paglabas sa silid ay lumiko kami sa isang pasilyo kung saan marahil ay naroon ang silid ni Perseus. At maya-maya pa'y huminto kami sa nakabukas na pinto. Tiningala ko pa muna si Seiichi dahil hindi siya kumikibo. Pero nagulat ako nang makita ang madilim niyang anyo at diretso ang tingin sa kung saan. Maang naman akong sinunda ng tinitingnan niya at mula sa kinaroroonan ko ay kitang-kita ko si Perseus na mukhang masaya at tumatawa pa kasama ang isang babae. Hindi ko makita ang mukha ng babaeng kausap niya dahil nakataliko dito sa gawi ko. Tahimik ko lamang silang pinanonood na masayang nag-uusap at nagtatawanan. Ayaw ko man pero nakaramdam ako ng matinding selos. Subalit ganun na lamang ang panlalamig ko nang humarap ang babae sa gawi ko at makita ang mukha nito. Hindi ako maaaring magkamali sa nakikita. Si Kylie ito, ang asawa ni Perseus. Pati pagkamatay ng asawa mo ay gawa-gawa mo lang pala, Perseus. Thank you for fooling me. Thank you for making me believe that you really love me, Perseus. Bigla ay uminit ang sulok ng mga mata ko. Napakasakit na malamang pinaglaruan lang ni Perseus ang nararamdaman ko. Napakabigat niyon sa dibdib. Habang pinagmamasdan ko sila ni Kylie at masayang nagtatawanan ay parang unti-unting pinapatay ang puso ko. Ramdam ko ang pagkirot niyon na tila ba may pumipiga. Ang kaninang nagbabadyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Kaya bago pa nila ako makita sa kaawa-awang sitwasyon ay binalingan ko si Seiichi na noon ay tahimik lamang at tila nakikiramdam. Pumalik na tayo, Seiichi. And please, pakiayos ang released paper ko. I want to go home. Wika ko habang pinupunasan ang luha. Narinig kong bumuntong hininga naman si Seiichi. Okay, if that's what you want. Itinulak na niya ang wheelchair palayo roon. Palayo sa lalaking una kong minahal at una ring kabiguan. Goodbye, Perseus. I know you're happy now. Nang araw ding yun ay nagpumilit akong makauwi kahit pangatutol si Papa ay wala siyang nagawa. Madali namang naayos ni Seiichi ang mga papeles para makauwi ako. Ang sabi lamang ng doktor ay kailangan kong magpahinga sa bahay upang mabilis humilom ang aking sugat. Nagreseta rin ito ng gamot na iinumin ko. Nagpresenta rin si Seiichi na ihatid kami sa bahay at agad naman akong pumayag. Maraming salamat sa tulong mo, iho. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Humahanga rin ako sa katapangan mo para iligtas ang aking anak. Wika ni Papa kay Seiichi. Napayuko naman si Seiichi na tila nahihiya. Naku, tito, wala po yun. Basta para kay Athena. Magkaibigan po kami at ang magkaibigan nagtutulungan. Sagot niya na tumingin pa sa akin saka ngumiti. Ginantihan ko naman yun ng tipid ng ngiti. Thank you very much, Say. Di ko alam ang gagawin ko nun kung wala ka. Senserong saad ko na ikinangiti naman niya. Marami na akong utang sa'yo. Kailan kaya kita mababayaran? Naiiling na dagdag ko na sinabayan pa niya ng bahaw na pagtawa. Natawa naman si Seiichi dahil doon sa kaginulong buhok ko. Wala yun. What's the friends are for, diba? Natatawa pang wika niya. Uuwi na rin ako, tita. Tito Ronald, marami po kasi ako naiwang trabaho nung nag-vacation leave ako. Kailangan ko pong lamayin. Iiling-iling pang dagdag niya saka nakipagkamay kay Papa. Maraming salamat muli, iho. Mag-iingat ka. Dumalaw ka rito kapag may oras ka. Wika pa ni Papa. Of course, I will, tito. Nakangiti naman na sagot niya sa kabinalingan ako. Kita kits, baby. Natawa na lamang ako habang pinanonood siyang lumabas ng bahay. Thank you so much, Seiichi. I will definitely miss you. Ilang sandali pa nang tuluyang makaalis si Seiichi ay lumapit sa akin si Papa. Na noon ay tigmak na ng luha ang mga mata. I'm sorry, anak. Mapatawad mo sana ako.
Hindi ko gustong mga nangyari. Natakot lamang ako kaya ko yun nagawa. Patawarin mo ko, anak ko. Umiiyak niyang Turan. Bakas rin sa mukha niya ang matinding pagsisisi dahil sa mga nangyari. Bumuntong hininga muna ako sa kapigilang emosyon na pinagmasdan siya. Kung sana pwedeng gamutin ang salitang sorry ang lahat. Kung sana kayang gamutin ng sorry ang sakit na nararamdaman ko dahil sa ginawa niyong panluloko sa akin. Pa, kung sana kayang gamutin ng sorry ang paulit-ulit na pananakit mo sa akin. Pinatawad na kita. Gumagaralgal ang boses ko pagkasabi niyon. Mabilis rin tumulo ang luha ko dala ng halo-halong emosyon. Pinunasan ko muna ang luha saka nagpatuloy. Pero di yun ganun kadali pa. Hindi mabubura ng sorry ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Dahil dito, umiiyak kong wika habang nakaturo sa puso. Para nyo na rin akong paulit-ulit na pinatay. Di ko na nakontrol pa ang emosyon at bumigay na ako. Humagulgol ako ng iyak habang nakayuko sa mga palad. Pakiramdam ko kasi ay napakatagal ko itong kinimkim. Pakiramdam ko kay tagal kong itinago ang sakit na ito at dinala sa dibdib ng mahabang panahon. Patawarin mo ko, anak. Patawad. Humahagulgol rin saad ni Papa. Ilang minuto rin kami ni Papa sa ganoong ayos nang makapag-isip-isip ako. Pagkatapos lang lahat ng nangyari sa akin, hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi ko alam kung paano haharapin ang buhay kasama ang mga taong nanakit sa akin. Masyado nang maraming nangyari sa buhay ko. At hindi ko alam kung paano ako babangon pagkatapos noon. Hindi ko pa kayang magpatawad dahil sariwa pa ang sugat sa puso ko. Kaya naman dahil doon nakabuo ako ng pasya. Gusto kong magpakalayo-layo pa.